Hindi pa sir. Hindi pa sir. Okay, so eto. Set pa mo ito. Jury. So acceptable clearance during checking. Pero kung halimbawa, ang eksakto is ito. Okay? Ito ang eksaktong makukuha dapat, yung adjustment. Okay? Since ito, yung 1.02 mm to 1.05 pasok pa yun sa atin. So acceptable yun. Okay? Yan. Ito kasi, ito yung nire-require yung assessor natin. Adjustment purpose. Okay. So ito kung mapapansin nyo, meron tayong mga ano yan. So ito yung camshaft bracket, ito. Taas, yung injection pump. Then yung crankshaft palit lang yun. So yung malaki, yan yung ating pulley. Okay. So kung mapapansin nyo, yung pulley natin, meron siyang marker. Yan. So yung timing natin, nandun siya sa letter T, yun yung nakatap. So pansinin nyo dito. Yan, ito oh. Doon, sa ilalim. Ayan o. Oh. Kita mo? May numbering. Ito. Ito. Ayan. Ayan. Okay? Luwa? Ayan. So, ibig sabihin, ito. Ito yung mga nandyan. So, yung T is yun yung 0. Naka 0 degrees tayo. Sa top tayo. Exacto sa top. Ngayon, ito na yung 5. Then, 10. Yun yung nandun. So, ito. Mula sa T, pag ganun na, after top dead na tayo. Lampas na ng top dead center. So, ito yung magiging adjustment yung kukunin natin. So, paano natin i-adjust? Ano ibig sabihin ng 4 after top dead center? So, ibig sabihin, ilalampas natin sa top. So, pag yun ay 5, malapit sa 5. Ito, dito natin ilalagay sa 4. So, bago mag-5, yun yung 4 degrees. Doon, wala siyang numbering. Tansyahin ka lang natin. Okay? Yan. Ngayon, ang ano natin sa... Kunin mo yung 19 natin, 19. Kaikutin natin ito para makita nyo. Clockwise, ha? Ito, dito ka sa kabila, Brad. Mas maganda nito. Dan, Nard. So, itap natin muna. So, okay, number one tayo. Maybe. Okay, sige, sandali. Huwag mo munang ilagay. Huwag mo munang ipaikutin. So, dito sa ating 4D56, yung ating 5 components of diesel fuel system. So, meron tayong fuel tank. Ito na. Fuel lines. Kasama na yung high pressure line dito. Okay? Kasi fuel line pa rin. Pero pag inisa-isa natin, ito yung high pressure line natin. Or injection line. Okay? Yan. So yung fuel filter, ito yung fuel filter dito. And then, fuel pump or injection pump. Ito na. Oo. So ito, kung mapapansin nyo yan, apat sa dulo. Yan yung tinatawag nating rotary. Yun, inline yan kasi nasa taas. Okay? So lahat na makikita nyo na ganyan, inline na injection pump. So ito, yan yung ating rotary type. Okay? Then yung injector natin. Yung injectors natin. Apat yan. Okay, yan. So, setting natin ng injection pump timing. So, paano ba natin makukuha yung injection pump timing na yan? So, gagamitan natin yan ng dial gauge. Upas. Okay. Andito sa akin yung adapter. Inalawa ng pump. Ito yung pinagawa ko so, ito nasa loob. So ito yung magtutulak doon sa dial gauge. Dito nakatutok yung dial gauge. Ito naman, tatanggalin natin yung tumungo dito. Doon natin yung ipapasok. Sa gitna, no? Oo, sa gitna. Then ito twist natin to. So doon nga, sabi doon sa number 1,
Iseset natin yung crankshaft sa 0 degrees top dead center or yung tinatawag nating power 1. So nilagay ko na power 1 or top number 1. Okay. So ito na yung timing marks natin sa crankshaft, sa injection pump at sa pulley. Crankshaft, camshaft to ha. Ayan. So meron tayong timing mark. Ito. Ayun, yun yung timing mark ng ating camshaft. So ang setup niya is dito. Meron tayong marker dito. Okay. Sa injection pump naman, nandito. Kita mo yung arrow dyan na maliit. Meron? Ito. Wala, meron? Sir, ito may ano din. Meron din siyang marker. Mamaya pakikita. Pag iba-iba yan, pag pinaigaw mo sa baba, papantay natin yan. Oo. Papantay. Sama yan sa timing. Papantay yan. Paano pag nagkamali siya? Ba, bago klaseng yun. E di re-adjust mo lang. Adjust mo lang yung timing. Okay. So yun nga yung komunikasyon natin. Dapat sakto yung timing ng tatlo. Pag mali yung timing, let's say dalawang ngipin dito, okay, hindi siya nakatapat. Halimbawa, nakatap na tayo dito. Pero ito is nandito pa lang. Hindi siya tumapat doon sa timing mark. Ibig sabihin, late na late siya. But yung piston, imbis na top dead na, ito dapat sarado na yung mga balbula, hindi pa nagsasara. So late siya. So kailangan pagbaba ng piston, saka lang din bababa yung balbula natin. Ayan. So may magkakaroon ng difference yan dun sa andar ng makina pag late. It's either hard starting or hindi siya andar. And then pag umanda naman, napakausok, mahina yung makina ng andar. So gagamitin natin yan. Ngayon, paikutin nyo. Set muna natin siya sa top dead center. Kahit wala pa yung adapter, bukas natin ilalagay yung adapter sa yung tailgate. Sige, ikutin mo. Ayun. Tignan nyo yung mga timing marks natin. Doon sa ilalim, ilawan nyo doon. 19. 20 to siya eh. Pagay natin. Pagay natin kung magkabay mo na spot. Ito may marker to ah, tignan nyo dito. Lalo pa na ito. Pero hindi dito ba? Ito ba saan? Yung may guhit? Yan. Siya yung magpapaikot para makita natin yung makita mo kung exacto yung timing. Tama na? Tumama na ba? Saan yung timing mo sa baba? Tumama na? Tumama na sa baba. Manal? Hindi eh. Sobra ka. Sa nasa 5 ka. Ito yung marker natin. 0. Sa T. Ngayon, pansinin nyo yung ating ano. Ayan, malayo pa. So ibig sabihin, isang ikot pa dito. Isang ikot pa bro. Isang ikot pa. Ikot mo bro. Hindi ko sa paikot-ikot eh. Ikot-ikot lang. Dahil yung pinapaikot. Sayang yung maha. Sayang yung maha. Agi! Mala bro, amikin by script. Ito gilabot. Gilabot. Kaya pa naman. Ang gilabot mo. Ang gaganto may barbola yakit na eh. Barbola to eh. Mababala ka protect ko. Magaya. Magano nga tam. Para nung pa na. Magano nga. Kagang zero. Oh! Ano ba? Ano ba, ilang ikot ng camshaft sa isang ikot ng crankshaft? Sorry. Ilan?
tiga orang pantalnya. Tatlo apa? Tatlo ata yung... yung... Saan ikot ng crankshaft natin? Clockwise. Ikot. Clockwise na ikot yun ang isa. Oo, sir. Isang beses. So, ilang ikot ng ating camshaft? Bilangin natin. Dalawa. Bilangin niyo. Dalawa yan bro, dalawa. Kan ato irat. Oke, ano dalawa yan, dalawa. Dapat kasama, kasi kasama yan. Ito, yung ngipin nito at dito pareho sa laki. Okay. Pareho yan. Kahit medyo maliit to tapos malaki yan, sir? Hindi pwede. Pareho to. Yung laki na ito. Ah, pareho lang ba? Pareho yan. Ay, kasi may ring, parang may ring yun. Mas manasa lang. Oo, may ring lang to. Opo. One. Yan ini, uy, kapaldo, bro. Kapaldo? Uy, wala. Isang ikot pa lang, hindi ko lang minsan, ha? Isang ikot ng crankshaft, ilan sa camshaft? Kalahati. Kalahati. Okay. So, pag isang ikot ng camshaft, ilan sa crankshaft? Dalawa. Dalawa. Okay, so tatandaan nyo yan, kasama yung doon sa mga. Doon pa lang, dyan pa lang sa pagpapaikot, makakabisado mo kung kano ka katagal magpapaikot para maitap mo yung number one. Okay. So nakaisang ikot ka, di ba? Sa kalahati. Sa kalahati. So saan tayo nakatap ngayon? Wala pa. Hindi siya naka-zero. Ngayon doon naka-zero siya. Pero meron tayong nakatap. Ano ang nakatap ngayon? Diba meron tayong apat na piston? So anong piston ang nakatap? Intake. Anong intake? Wala naman tayong intake na piston. Hindi sir, hindi diba? Balbula meron. Ay, balbula. Sorry, sorry. Ano ang nakatap? So ibig sabihin nyo iba yung galaw ng piston natin? So alin ang sa kanila ang nakatap? Dito, kasi piniikot mo, diba? Nakatap ka doon sa ano, sa crankshaft, yung camshaft nandito, yung timing mark mo. So, alin sa apat ang nakatiming, naka number one, ah, nakatap. So, hindi number one ah, hindi number one ang nakatap. Sabay yung 1 and 4 may gumagalaw. 2 and 3 din. So, palitan sila, diba? Salitan. So ngayon, pareho silang nasa ibabaw, yung 1 and 4. Pero alin sa kanila nakatap? Oh, sir, tanggalin na natin ito, sir. Bakit? Hindi na. Ay, sir. Ano ba, sir? Hindi na. Kasi kahit i-ano mo yung number 4 ang nakatap. Ah, sir. Bakit nakatap ang number 4? Ano? Okay, so ito yung explanation. So ito yung ating... Crankshaft, ha? Yung CK marker. For example, ito. Ito yung top dip natin. Ito yung marker natin. Yan. So, di ba sabi, tanong ko kanina, ilang ikot ng crankshaft sa isang ikot ng camshaft? Ibig sabihin, isang ikot ng crankshaft. So, ilan sa crankshaft? Ilan? Dalawa. Dalawa. Okay. So, gawin natin dalawang ikot to. Okay. So, yung crankshaft natin mula doon, so pag nakatap tayo, number one. For example, number one tayo. Top number one. Yan. Pag ikot ng crankshaft natin, kalahating ikot, ano ang magtatap? One and four. Ay, four. Hindi ba, sir? 1 and 3. 1 and 3. 1 and 3, sir. 2 and 3. 2 and 3. Pero ang nakatap is number 3. Okay. Pag-ikot ulit ng crankshaft natin, ano ang magtatap? 1, 2. 4. 4. 2. Isang ikot ulit? 2. 2. Diba? Then pagbalik niya doon sa top, pangalawang ikot, 1 ulit. Diba? So doon sa, di
ba nga dalawang ikot lagi? Makukumpleto ng ating apat na piston yung tig-aapat silang stroke cycle. Okay? Yan. So, eto. Sa camshaft naman, camshaft. Kasi mas malaki, di ba? Eto. Mas malaki yung camshaft natin. Let's say, ito yung marker niya. So, dyan, halimbawa nandyan siya, naka number 1 siya. Pag-ikot niya doon sa kalahati, ngayon, nandun siya sa kagitna, kalahati. Okay? So, ang nakatap ay 4. Bakit 4? Kasi kalahati yung ikot. Isang ikot ng camshaft, ng crankshaft. Ngayon, pag 1/4 lang ang ikot niya ito, nandito siya, 3. Yung marker. Ngayon, nandun siya ngayon yung marker natin, ito ay 4. So, pagdating ng marker dito, 2. Pagdating doon, 1 ulit. Isang ikot lang. Kompleto na yung galaw nilang apat. Wow. So, dito pa lang sa marker na yan, sa mga markers natin, kasi ito open siya, open, hindi na kailangan magbukas. Hindi na kailangan magbukas. Dito lang, alam natin kung nasaan yung kung ano ang nakatap sa kanila. Yeah. So doon lang tayo, nagbubukas lang tayo dito kapag wala tayong access dito. Ay, yun yung way siguro, yun yung sinasabi ko sa inyo, siguro yun yung ginawa niya. Hindi rin, hindi kasi rin. Sabi mo may adjustment siguro, sir. Oh, sir. Kaya binuksan lang ito. Oh, sir. So eto lang isa ang magagalaw niya. Oh, sir. Hindi niya magagalaw yung iba. Hmm. Hindi naman si-check. So obligado pa rin magbukas. Okay, sir. So doon sa ating makina dyan, ayan o. Ito, wala tayong access sa timing mark. Okay. Ang meron lang tayo dyan is sa crankshaft. Wala siya sa camshaft. Hindi natin makikita. Okay. Yan. Kaya, ang binubuksan dyan sa ibabaw. Ngayon, pwede na naman tayong maka-access sa timing through doon sa ating distributor. O distributor type siya. So, tatanggalin mo lang ito. Ayan. For example, ito is number 1, ayan o. Oh. Ito yung kanal, the 1. Diyan dapat nakatapat yung number 1 natin. Okay? Pagdating niya doon sa sunod na kanal, 3 ang nakatapat. So 1/4 lang din ang ikot. Pagdating doon sa kalahati, nasa 4 siya. And then dito sa dulo, 2. So ganun na rin ang connections ng ating spark plug wires. So 1, tapat mo sa 1, yung sunod sa yung timing mo, 3, sa 3 siya. Dito is 4, sa 4, and then sa 2, doon. So hindi ka malilito, firing order pa rin ang sinusunod niyan. So yung ikot mo doon sa crankshaft, pareho na dito. Kasi sinusunod na niya yung points natin, yung pointer natin doon sa timing natin. Sa number 1, number 3, number 4, number 2. So pag ginagalaw lang natin yan, nagbabago yung angle. Diba? Yan. Kaya nag-a-adjust tayo ng ano, yung advancement niya. Pwede natin siyang i-advance o i-link yung timing. Dito, through dito sa galaw. Okay? Yan. So dyan pa lang, kahit hindi ka na magbukas dito, kung ikaw ay walang gagawin dito sa loob, hindi ka mag-a-adjust, dito lang ang trabaho. Dito na, buksan mo lang, makikita mo. Kasi the same na dito, let's say number 1, naka number 1 siya. Exacto dito, nakatap yung number 1 natin. Yan. Ngayon, pag maglalagay, siyempre iba tatanggalin natin. Anggal, kailangan nating tignan dito. Yung galaw niya dito. Para masanay kayo. Kasi halimbawa, for example, tinanggal ko to, out of timing, di natin alam kung nasa yung timing. Tatanggalin natin itong rubber arm para ma-verify natin kung naka number 1 siya. Through movement of the rubber arm sa number 4. Ma-observe. So top number 1, observe the running mate. Number 4. So makikita natin. Top. And then sasabayan na rin natin pag tignan na rin natin yung marker dito. Kung naka-exacto siya sa zero. Kasi di ba nga, isang ikot ng crankshaft natin, magtatap siya na magtatap. It's either 1 or 4.
So halimbawa, tinap mo doon, naka number 4 ka pala, nilagay mo dito. Number 1 ka dito sa rotor. Patay na, hindi yun naandar. Magbabackfire lang yun. Dito sa akin. Meron, diba? So lahat ng makina may mga ganyan. Yung iba lang kasi mahirap maka-access. Gaya nito, yung makina na ito, nasa ilalim. So mahirap maka-access dyan. Diba meron? So, yun pa rin, through timing, may ilalagay natin ng tama yung eksaktong distribution ng natin, spark plug wires natin dito sa distributor. At doon naman yung setup ng dial gauge natin. So, may ilalagay natin doon sa eksakto. Yan, so standard yung adjustment na yan. Doon sa mga ganyan klase ng injection pump. Ano sa ano plan sa 4056. Lahat ng 4056 na rotary type na injection pump, yan yung adjustment. Yung pag-a-adjust ng injection timing nito, ang labor niyan sa labas is 1.5. Gagawin mo lang ng 10 to 15 minutes. I-adjust mo lang siya. 1.5 yun. Pero kailangan may dial gauge ka tsaka yung adapter. Magwala ka doon. 10 minutes. 10 to 15 minutes. Ang mahirap kasi doon is yung pagtatanggal ng ano. Yung may tornilyo sa doon dito sa loob. Dito. May tornilyo dito sa loob. So kailangan mo luwagan. Gaya pati dito, luluwagan mo and then luwag din sa ilalim. And then kailangan mo tanggalin yung apat na to. Para mas madali siyang malaw. Kasi ito twist natin. Sir, ba? Bakit tayo tanggalin mo ito? Twisting. Oo. Tatanggalin yan. Yan. So, mas madali. So, 1.5 yung labor niya. Pag makatatlong beta na sa mga ako, 4.5 na. Parang talented ng doktor, sir, ah. Ganun lang yun. Adjustment lang yan. Yun, ito naman is yung diagnosing din sa mga mahina yung hatak o usok na mga hindi, para pumalik-balik every week, pabalik yung mga mga kung panin tayo yung mga sakundi kung wala na, sigurado yun pagbalik mo, back job yun, one week yun wala kang kita doon buong hindi mo pag after 3 months, pagbalik niya, ganun ulit kasi nagamit na ng 3 months. Diba? Diba? Pag ang adjustment yun ang naging ano, yung late siya, late or advance yung pagbibigay niya ng krudo. Yan. Siyempre, mausok yung makina. So before tayo na magsabi na bubuksan na yung makina, dito muna, i-adjust muna natin. So pag nakuha mo sa adjustment, i-road test mo, okay na yung makina. Bali, magiging ano lang yan, hanggang 20 minutes, 5 minutes, road test yun. 10 to 15 minutes lang ito. Nagawa mo, 1.5. Eto, hindi ko nadala nung last week. Meron kaming customer. Dahil sa amin, hindi ko nadala. Nadala ko sana, hindi ko iwas ko. Ang ginawa ko na lang, tinumba ko siya, tinansya ko na lang. Ginalaw ko na lang yung injection pump. Pero hindi ako sigurado kung sumakto siya dun sa dito. Kailangan meron tayong gamit para ma-accurate yung trabaho. Inula ko na lang siya. So hindi ko alam. Siguro baka 1.10 yung adjustment ko. O kaya 99. Kaya niya siya para bumalik. Ano yun? Kumbaga, malapit-lapit na yun doon sa eksakto kasi gumanda yung under eh. Okay. Bagong overall yun, yung overall ng mga tropa ko. So merong nararamdaman problema. Inanong ko lang, mag-backjump lang muna. Pero kung meron sana yung gamit ko,
kasi hindi naman ako yung nag-over room. Titirahin ko ng one time. Sayang. Ayan, so yung process dito ng bleeding gagawin pa rin natin. Kasama yung adjustment. Subukan din natin mag-adjust or magpalit ng timing belt. Gagawin din nyo yan. Ito yung mga nakaraan, sabi ko sa kanila, alalay lang ang higpit sa tornilyo na to. Ano sila, higpit ng higpit, hanggang umiigot na, na-lostrate na pala, buwisit, sabi. Buti na lang, hindi siya nakatapat dito sa, ano, hindi siya nakatornilyo dito sa silent red. Nilagyan ko siya ng nut dito sa kabila, para may higpitan. Ayun, nilagyan ko ng nut. Kaya dun sa pag-higpit nyo, may kukontro dito, para may higpitan. Kasi hindi naman yan po pwersa eh. Pagpa-practice lang natin. Sila kasi sumobra sila sa ano. Okay. So, tatanggalin natin to. Lahat yung pati yung cover dito sa baba. Tatanggalin natin yung timing belt. Tanggalin yung timing belt. Ibabalik. Itatiming mo pa rin yung bagong kakalisip sa rin. Oo. Kailangan yun. Yun di ba yun yung number one na kapag ang pinag-uusapan natin ay timing, bago mo tanggalin, timing mo muna. Para sa pagbabalik, kasi yan, oras na inikot mo yung crankshaft, halimbawa hindi siya naka-timing, yung timing mark mo nandito pa rin. Okay? Iikutin mo ngayon yung crankshaft mo. Hindi nasasama yung crankshaft. Hindi nagagalaw. Merong mga open na balbula doon. E paano pag angat ng piston mo, tumama? Kasi hindi na gumagalaw yun eh. Yun ang mahirap. Kaya hindi pwedeng paikutin yung crankshaft kapag wala siyang timing belt. Kaya, before tanggalin yung timing belt, dapat naka-timing na siya. Ito lang ang gagalaw ng konti. Let's say, dalawang ngipin. Iikot siya. Gagalaw lang. Ito okay lang naman kasi hindi siya connected eh. Pag wala na yung timing belt. So ang gagawin lang natin, kapag ilalagay yung timing belt, ikutin lang natin tong nut na to, ibalik lang natin dun sa eksaktong timing. And then ilalagay na yung timing belt. So ganun ang gagawin natin dyan. Pero ang unahin natin is yung adjustment dito.